Sa timog kanlurang Uganda ay may isang nakaugalian na matatawag nating hindi pangkaraniwan sa mga ikakasal. Akalain yung bago ang unang gabi ng bagong kasal doon ay may isang importanteng bagay muna silang dapat na masiguro. Titiyakin muna ng pamilya ng babae na ang lalaki na kanyang papakasalan ay marunong o may abilidad talaga na mapasaya nito ng husto ang anak sa ibabaw ng kama. At ito ay sinusukat nila sa pamamagitan ng pagsasama ng tiyahin ng babae at lalaki na ikakasal sa loob ng kwarto ng isang buong gabi bago ang araw ng kasal. Sa madaling sabi, ang tiyahin na eksperto sa bagay na ito ang nagsilbing tagatikim ng tawagin na lang nating turon. Kumbaga dito malalaman kung pwede na ba itong ipakain sa kanyang pamangkin. Bakit nila ito ginagawa? Paano naman ito nagsimula? At syempre, ano ang kwento sa likod nito? This is Kamata Story, kaya hindi na natin patatagalin to. Let's do this! Bago natin to simulan, mga kamata, o sa mga bagong salta nating kaibigan dyan, gusto ko lang klaruhin sa inyo na ginagawa ko ang mga video na kagaya nito ay hindi para pagtawanan ang paniniwala o kaugalian ng ibang mga tao. Ang layunin ko lang dito ay maghatid sa inyo ng impormasyon ng iba't ibang paniniwala sa buong mundo sa masayang paraan na naisip ko. Yun lang, sana klaro sa inyo. Dumako na tayo sa ating paksa. Ang unang gabi ng bagong kasal ay ang pinaka nakakakaba sa magpares. Pwera na lang kung hindi ito ang first time ninyo, ay siguradong hindi na ito ganoon ka-exciting. Pero paano naman kung bago ang unang gabi ninyong mag-asawa ay kailangan munang patunayan mo ang iyong pagkalalaki sa tiyahin ng iyong mapapangasawa. Ibig sabihin ay kailangan mong paligayahin muna si tita sa abot ng iyong makakaya para maging karapat dapat ka raw sa kanyang pamangkin. Free test kung maituturing ba. Ganito ang kalakaran o nakaugalian ng mga taga-timog kanlurang Uganda, particular sa tribo ng Bayan Kule. Nagsimula ang lahat noon pang 15th century. Ang tradisyonal na Banto Kingdom ay isang napakatiwasay na tribo. Kahit pa sumailalim ito noon sa social caste system sa pagitan ng Bahima at Bairo. Ang mga tao na naninirahan dito ay tinatawag ng mga Ankoli people. Matutukoy mo ang isang Ankoli people na mayaman sa lugar na ito sa pamamagitan ng laki ng bakahan nila. Bago pa man tuluyang binuwag o inalis ng isang presidente na nangangalang Melton Obote, ang Banto Kingdom ay may umiiral na ng mga kakaibang paniniwala o mga nakaugalian ang mga Ankoli people na talagang masasabi mo na paano nila ito naisip. Kagaya na lang ng isang babae na tumuntong sa edad na 8 ay hindi na pinapayagang lumabas para makipagkaibigan at makipaglaro. Dahil sa murang edad na ito ay hinahanda na siya para sa pagpapakasal. Kailangan nasa loob na lang siya ng bahay at pinapakain lagi ng karne ng baka at pinapainom ng madaming gatas para ito ay lumusog at tumaba raw. Kagaya ng isa ko pang video na matataba ang gusto ng mga lalaki sa lugar, ito rin ang naging kaso rito sa tribo ng Bayan Kuli. Ginagawa nila ang bagay na ito para magustuhan ng mga lalaki ang kanilang mga anak na babae. Samantala, kapag ang isang babae ay nagsimula ng mag-mature ang katawan, ibig sabihin may mga tumutubo ng dalawang bukol, ay lalo pa itong paghihigpitan ng mga magulang at pinapaalahanan na hindi pumasok sa gawaing pangkama. O kahit pag-usapan lang ng mga babae ang mga bagay na ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Itatakwil ang sinuman na sumuway dito. Tungkulin naman ang isang Ankoli na ama na maghanap ng maaasawa ng kanyang anak na lalaki sa kanilang tribo. Dahil ito rin naman ang nagbibigay ng regalo sa pamilya ng babae na binubuo ng baka, kambing, inumin. Depende na kung gaano kayaman ang pamilya. Minsan may mga ginturing ibibigay. Ganun lang yun kadali.
Kapag nakapili na ang ama ng lalaki ng babae para sa kanyang anak, ay magbabayad ito. Pagkatapos ay ihahanda na ang kasal. Sa loob ng 10 araw na gaganap ang salo-salo sa bahay ng pamilya ng babae at ganun din sa bahay ng pamilya ng lalaki, parang may fiesta lagi. Ang ideya ay para laging may apoy sa lutuan. Ito ay kinukonsidera na ritual sa kanila para magkaroon ng masaganang pamumuhay ang mag-asawa. Tinatawag ito sa kanila sa terminong Ukukuza o Momorero. Hindi mapagkakaila na napakahigpit ng pamilya ng babae sa kanilang anak. Kaya nagresulta tuloy ito ng kawalan ng ideya sa mga sumusunod na mangyayari pagkatapos ng kasal, lalo na sa unang gabi ng mag-asawa. Hindi alam ng isang babae doon na may tuhugan palang mangyayari pagkatapos ng kasal. It's too late para ipaliwanag pa sa babae ang mga ganitong bagay. Baka matakot patuloy ito. Simulat sa poll ay hindi nagkaroon ng kaalaman ang isang unholy na dalaga sa mga usapin na ito. Tuloy ganito ang naging nakaugalian sa kanila. Para hindi mabigla si Ineng, ang tiyahin mismo ng babaeng ikakasal ang magtuturo sa lalaki kung paano paligayahin si Ineng nang hindi mabibigla. Oh my God! At susukati na rin ang tiyahin kung gaano ba kaagresibo sa tuhugan ang lalaki. So para magkaalaman na bago ang araw ng kasal ay isang mainit na gabi muna para sa tiyahin ng babae at sa lalaking ikakasal. Sa gabing yun ay tinuturuan ni tita ang lalaki kung paano maging kalmado sa pagtuhog ng karne. Ito ay para protektahan ang mapapangasawa nito na walang kaalam-alam. Baka kumaripas patuloy ito ng takbo sa pagkabigla. Dito rin tinuturuan ang lalaki kung ano ang mga sasabihin sa unang gabi nilang mag-asawa. Ang tiyahin ng babae ang magsasabi kung pasado na ang lalaki at pwede nang isa lang sa real combat nilang mag-asawa. Baka may evaluation o grado pang ibinibigay si tita, kagaya ng need improvement o di kaya satisfied. Hindi ko na alam, basta sa tiyahin magkakaalaman lahat yan. Kung pasado naman si lalaki at nakatanggap ng excellent na grado kay tita, ay tuloy na siyempre ang kasalan. Kailangan lang tandaan ng lalaki ang mga natutunan niyang karanasan mula sa tiyahin ng kanyang maaasawa. Sana lang nag-iisa lang si pamangkin na babae, no? Dahil kung nagkataon na marami itong kapatid na babae na ikakasal at isa lamang ang tiyahin, ay nakakaawa na talaga si tita. Baka maging parang board ng dart yung sa kanya sa dami ng tama. Huwag naman. Isa pang maaring mangyari sa ganitong nakaugalian ay baka magkatuluyan pa ang tiyahin ng babae at groom, di ba? Kakaiba talaga. Mga kamata, alam kong marami kayong naiisip na mga posibleng mangyari sa nakaugalian na ito ng isang tribu ng Uganda. I-share mo na yan sa ating comment section at handa akong basahin ito. Sa huli, ang masasabi ko lang ay bahala kayo dyan. Nakaugalian nyo yan at paniniwala kayo. Salamat pa rin dahil may naikontent ako. Dito matatapos ang tiyahin, ang kamatay story natin, at ganun pa rin. Sana i-like mo ang video na ito kung nagustuhan mo lang naman, at subscribe na rin kung bago ka pa lang sa aking channel. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat ta.